ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions of the hosts do not necessarily state or represent those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Handa na ba kayong mamalengke? Team Big Four? Excited na po. You have to make tawad na. 20 pesos each. Para kay Big Brother. Oh my God! 265. That's my birthday. So, welcome to the Beach Club. Asante yung kasamang table side dito, diba? Table. Table 1, table 3. Hello, 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 hello. 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 Hello, hello, ask. Mo na lang sa table 5. Okay. Just wala akong maintindihan kay Bailey. Just ko, English Ricky. Apa, just ko. Gusto mo pa bang manatili sa aking bahay? Eh, kung mag-flip ka ako ng coin, kuya. Nalilito rin ako, kuya, today eh. Kung lalabas ba ako, voluntary exit ba ako, eh, hindi. Ito yung pinakamalaking kagaguhan na gagawin ko today, kuya. Para voluntary exit. Pag-cross, mananatili ako dito, kuya. Kara, voluntary exit. Masaya ka sa akin nalabasan ng ginawa mo? Kalahating masaya, kalahating malungkot. Isa sa alang-alang mo ba ang iyong kapalaran sa isang barya at mag-voluntary exit ka na? Okay, kung ano yung ganito ako ngayon, kuya. Hindi mo na pag-iisipan? Hindi na, kuya. Napag-desisyonan ko na, kuya. Nirespetuhin ko kung ano man ang iyong kagustuhan. Tinatanggap ko ang iyong pag-voluntary exit. Good evening mga kapamilya around the globe and welcome to Pinoy Big Brother 737 Online! Nako, grabe! Biyans! Hi! I'm so happy you're here! Welcome back! At dahil dyan, may regalo ako sa'yo. Ay, ang taray, may nakasama. Dennis, hindi ko nakita yun. Welcome back! Gosh, I feel like a beauty queen naman. I'm so happy. Maraming fresh na fresh, malamig pa, basa-basa pa. Thank you, so sweet. Agad ang in-spray nila kanina yan. Oh, winelcome mo ako, pero bukas ikaw naman ay wala agad. Aalis agad. Oo, kasi buti nga nandito ako ngayon yung isa natin kasamahan. Nag-enjoy na. Oo, nagliliwaliw na sa London. Pa-post-post na kasama ng mga red phone booth sa London. Kasi tsaka nakakatawa dito, parang ang dami niyang budget, pero wala. Ah, wala ba? Wi-Fi lang yun. Ah, hindi 3G yun. May budget. Nakiki-Wi-Fi sa hotel. Sabi nga namin eh, kung makarating ito sa mga followers ni Robbie sa Twitter, please pakisabi, replyan niya ang aming EP na si Chris. Tama ka, naka-Wi-Fi lang. Kasi hindi nag-reply eh. So, baka out of the hotel. Oh, ayun. So, sa tagal na medyo nawala ka ng matagal, marami ng tension na naganap sa loob ng bahay. Ang dami. Nakita ko nga. Masarap ba yun? Natikman mo ba yung food na niluto nila? Some? Server ako eh. Bawal tumikim, di ba, kapag server. Tsaka, although may natapon ako, nabangga ko kasi si Ilona. Okay. So, natapon yung 4 or 6 na gulaman. Kaya binayaran mo? Ay, hindi. Ano? Hindi rin. Sa ako ata yung nagsimula ng tension. Ah! Hindi naman. Hindi. Tension doon sa dalawang grupo. Di ba may Team Krisha tapos Team Richard tayo? Yes. Eh, hindi mo naman may iwasan yun kapag ka ganun ka busy, ganun ka hectic yung mga nangyayari, di ba? At parang ang laki ng nakasalalay doon sa task nila, syempre. Ambag yun, no? Doon sa 3 million 3 fund. 3 million. Nico, meron na ba tayong ano nun? Kung magkano? Parang feeling ko naabot nila. Agad? Feeling ko kasi first day pa lang, parang lumagpas na sila sa kalahati. Sa quota, oo. Oh. Oo, so ibig sabihin, at mas marami pang tao yung sumuporta, which we are very, very thankful sa inyo lahat. Eh, si Miho, nakita mo kanina. Na-confuse siya. Bakit nga naman kasi si Bailey ang in-assign na sila ang mag-usap? Nakakatuwa, di ba? Meron pa yun. Ano? Na tinuturuan ni Miho at saka ni Joe, si Bailey, si Ilona, si Jimboy, at saka si Franco. Mm-hmm. Nakakatawa yun. Sobra kasi parang sabi ni Miho, do not
Ano to? So, ina-action niya lang. Balibag. So, ano yung balibag sa English? Ang hirap nga naman. So, sabi ni Bailey, slam? Yes, slam. So, do not slam. Ganun na lang. At sa lahat pa talaga ng tao, Bailey na medyo talagang hindi masyadong magaling sa Tagalog at Miho na talagang wala hirap sa, English. Sa English. Ang hirap. Pero ang pinaka-naloka siguro ako na nangyari. Kasi yung mga tension every season, every task may ganyan, eh, ito na namang, isa na namang gustong mag-voluntary exit. Yeah. Why? Yan naman tatanong yung mga tao, why? At Toscoin! For the first time ever in PAB history yata, meron tayong isang housemate na yun ang kanyang way para mag-desisyon sa napakabigat na desisyon. Actually, disagree ako dun. Kasi parang never ko isinaalang-alang yung magiging desisyon ko sa Toscoin, di ba? Parang ang petty, ang childish. Pero sinabi niya. From the time na, sinabi niya na pinakamalaking tour, linary naman natin, no? Personality niya eh. Parang na-imagine mo talaga siya na kung meron siyang malaking desisyon, maniniwala ka, ganun talaga yung paraan niya. Ano kaya nangyari? Malalaman natin. Abangan natin. Ayun, kung gusto niyo malaman pa lahat, be updated sa lahat ng mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya, Team Online, just log on to www.pinoybigbrother.com/livechat at mapapanood niyo na rin kami ngayon sa Sky Cable Channel 85 at may replay mamaya 12 midnight sa Jeepney TV, Sky Cable Channel 9 para mas makompleto ang interactive ng PBB 77 online experience. Naka-flash po sa inyong screens ngayon ang aming social media site. So, keep on logging on, guys. Okay, ito ang isang na-miss ko naman talaga na gawin ang basahin ng mga no filter comments ng ating mga kapamilya. At unahin natin siya ng at Team Mikey Online. Oh, tara. Ibongga. Mikey is in our housemate, Mikey. Ito ang kanyang mga fans. Sabi niya, Richard's point of view of PBB before is it is scripted. But when he already went inside, he realized that it's not. Same mo. Diba talaga. Ikaw sabi mo parang before, feeling mo parang hindi ka naniniwala sa idea ng PBB. Tsaka ano talaga, parang sabi ko ngayon term ko, non-believer. Di ba? And yun nga, same kami ng reaction ni Richard. I didn't know na si Richard na niyo, para sa kanya scripted ang PBB. Sinabi niya ba niya yun? Sinabi niya. Ba't siya sumali? Siguro gusto niya makahanap ng kasagutan. Oh, at nahanap niya na ang kasagutan. Yes. Hindi pa man siya nag-e-exit, di ba? Yes. At si Richard, team leader siya nung isa. Ay, ang hirap talaga maging team leader, I swear. Ayan, may isa pa. Sabi naman ni @VK_Kylie14, ha, natawa ko dun sa conversation nila Miho at Bailey, pero hanga ako kay Miho kasi ginawa niya yung best niya. Oh, tama. Through charades. Charades ang naging ano. Daan. Paano pa nga ba? Hindi kayo nagkakaintindihan. Ganun na lang talaga. Ito naman galing kay @AbeyDimple0416. Hindi lahat ng bagay o desisyon madadaan mo sa madalian, Jo. Lahat yan. Pinag-iisipan. Oh, galit siya. Kasi nga, yung Toscoin, hindi ko talaga hindi ko matanggap. Na tinoscoin niya lang yung ano. Ang laking desisyon nun, ha? Yes. Tsaka ang daming umaasa sa kanya. I mean, naging parte siya ng mga weekly tasks na successful. Mm-mm. So, hindi basta-basta parang eye trip ko na umalis-alis na ako. At saka yung mga tao na naman na nagsasabi na, ano ba yan? Daming pumila, daming nag-audition, tapos ikaw, napagbigyan ka, tapos ito, Toscoin mo lang parang ganun. Pero, tulad na lang yung nasasabi, bawat tao talaga iba eh. And, di ba, itatanong natin ang ating writer na si Hannah Banana. Sa outside world, pag nag-de-decision din si Joe, ng ilang mga bagay na hindi nalilito siya, nagtutoscoin din daw. Seryoso? Pero bata-bata-pick, parang gano'n, no? Oo. At saka, last week, yung una siyang nagsabi kay Kuya, last week ba? 2 weeks ago. Two weeks ago, nagsabi na siya na gusto niya mag-voluntary exit. Tapos nung hindi, siguro nasa isip pa pala niya this whole time. Sayang lang. Pero ano yung napanood ko, medyo merong sinabi siya na hindi ko mapakita ng lubusan yung sarili ko sa loob ng bahay ni Kuya. Yun yung naging rason niya para mag-Toscoin. Doon sa part na yun, parang naiintindihan ko siya na yun yung dahilan niya para umexit. Pero hindi ko maintindihan naman yung part na
paano hindi mo mapapakita? Mm-mm. Kasi we've been there sa loob. Mm-mm. And you have no choice but to really show yourself. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So hindi ko lang alam, ano pa ba, sino ba talaga si Joe? At tatanungin natin yan kapag makasama natin si Joe, kailan? Kung lalabas naman siya. Oo, kung lalabas naman siya. Ay, grabe ah. Oo, yung pinalabas natin nung isang linggo na parang dito, sanay siya na siya ang funny guy. E pagpasok niya, madami ding ibang funny, so medyo pero nawala siya. Pero ganun sa totoong mundo, ha? Tama. Akala mo ikaw na yung magaling, pero sa paglabas mo sa totoong mundo, pag-graduate mo sa high school, tama, sa college, mas maraming mas magaling sa'yo at kailangan mo mag-step up doon. True. Galit ba ako? Hindi masyado. Okay lang yon. Oo. Eto, ang sabi naman ni... Ito. Iba to. Sino ba yung Mikey ng PBB na yan na masyadong pabebe at Jejemon playing safe ang... Ay, umabot na siya sa pagmumura. Pabebe at Jejemon. Eh kung ganun uy, siya, paano? Nakasama ko si Mikey, nakakatawa siya. At saka ganun naman talaga siya. May mga taong ganun, ha? Mm-mm. Hindi naman porket may description ka ng Jejemon pa bebe, yun ang kagan yung tao. Eh, paano? Tama. Nakilala mo ba siya nung pinanganak siya? Ha? Wala kayong pakialam. Diba? Oh, yun na nga. Ayun, may last. Wala lang. Maka-hate lang yata itong si at Rated Brooke. Oh, ito naman ang last. Sabi ni Godric Lim at The Reeker, why I hate PBB? 20% scripted in a way, 80% kuya's bitchiness. Grabe yung bitchiness. Para naging bitchy si kuya. Oo nga. Di ba nga siya nga yung minsan tumatayo yung nakakatandang kapatid, nagiging ama. First time yata ako makarinig ng description si kuya bitchy. Pwede yung mga masyadong strict, so, masyadong so, ito lang masasabi ko sa'yo at the Reeker, ha? Pumunta ka dito sa PBB kung may problema. Kausap tayo. Nang maganda, nang matino. Kasi sabi ko sa'yo, puprotektahan ko si kuya. Taray naman talaga ng homeboy. Kasi itong mga nakaraang araw, nakilala natin yung ibang nominado para sa linggong ito. Through the loved ones. And today, mas kikilala natin yung dalawang beses na kasi siya nominate, mm-hmm, na-nominate, si Margo. Mm-hmm. At kasama natin ngayon si Tita Penny! Come on over, Tita Penny! Hi! Good! Hello! Good weeks evening! Na nandito si Tita Penny. Hello. Yes, please join us. Have a seat. Have a seat. Ayan na, Tita Penny. Welcome to PBB 737 Online. Thank you. How does it feel for you po, kayo po ng family niyo, loved ones ninyo, na ito na nga si Margo? Parang medyo start pa lang nung season eh, 2 times nominated na siya. Oo nga eh, malungkot pero nakakapagod. Pero talagang ganun. Nagtataka nga ako, bakit? Laging paborito ata siyang ayasin eh. Wala akong nakikitang bad na ginagawa niya. Sa totoo lang. Mm-mm. Talagang password kami. Sana naman eh. Kung sakaling pala rin talaga this Friday, huwag na sana siya manominate next week. Pero ito, Tita Penny, meron ba dun sa mga napapanood mong videos kay Margo, meron bang nikatiting dun na masasabi mong ikinagulat mo kasi hindi yun si Margo? Wala talaga eh. Kumbaga, siya yun. Siya yung nakikita ng mga housemates, siya yun. Mm-mm. Siya talaga. Kaso, parang lagi siyang misinterpreted. Kasi nga, she is tisay. Tapos hindi niya ma-deliver ng tama yung gusto niyang iparating because, ano eh, nagtatry siya ng very hard para mag-Tagalog. Mm-mm. Hindi naman siya pwede mag-English ng diretso dahil sabi nga, mayabang. Baka sabihin, Inglesera naman. Mm. So talagang siguro, para nakikita ko lang parang mali sa nangyayari kay Margis, she's trying to please everybody. Parang siguro, pinapakiramdaman niya yung mga housemates, gusto niya siyempre. Lahat naman tayo kapag biglang merong sitwasyon, gusto mo na magustuhan ka ng mga kasama mo. So feeling mo, if you could give her advice ngayon, yun ang sabihin mo na parang hindi niya kailangan i-please lahat. Mahirap kasi... Sorry ah, pero siguro wrong choice of word. Parang gano'n na naging dating sa tao, na naging parang negatibo. Pero siguro talagang yung pinakikita niya siya eh. Katulad na nakita ko before, nung early na pinalabas ng PBB, no?
sinabi niya na hindi ko naman pwedeng palitan ang sarili ko. Kailangan, di ba, dapat yung totoong ako? Mm-mm. Yun ang sinabi niya. Siguro nagpakatotoo masyado, kaya naging parang ambad ang dating niya. Pero ako, tita, ito, ano lang, to balance the conversation, kasi syempre meron siyang critics, meron din siyang supporter. Meron kasi dung isa akong napanood na video while they were doing their first task, na meron siyang sinabing mensahe, di ba? Meron siyang sinabing mensahe dito sa isang grupo, na pagdating niya dun sa isang grupo, parang nadagdaga na. And minsan yun yung mga mensahe na hindi maganda kapag nadadagdaga, nababawasan. Umabot siya sa point na parang bawal na umihi. Pag habang nag-racking ka ng chair, parang pwede naman. Di ba, sasabihin mo lang kung can I have 2 minutes break, di ba? Siguro doon lang. Ano yung magiging reaction mo doon sa ano? Kasi nagdala siya ng mensahe. Iba yung sinabi niya dito sa isang grupo, paglabas niya doon sa activity area, iba rin yung nasabi niyang mensahe. Siguro, ano, no? Hindi sa gina-justify ko yung ginawa ni Margo. Siguro na iba yung mensahe sa pangalawang grupo. Di ba? Sinabi niyo po. Di ba yung delivery niya ng word sometimes, di ba? Taglish. Kumbaga, hindi kasi first language ni Margo yung Tagalog. So, baka naging ganun po yung ano, nangyari. Kaya, naging parang baka akala ng tao, parang nagsaside comment ka na nagiging bad ang dating dun sa kabila na hindi totoo. No. Baka lang yung delivery nga ng word dahil hindi nga niya masabi ng diretsong Tagalog. So it's unintentional. Unintentional, definitely. Because si Margo po, hindi siya bad. And kasi nakita ko noon after nangyari, na after siya mag-deliver ng message, naiyak siya. Kasi nararamdaman niya na pag dumadating siya, tumatahimik yung mga housemates. So alam mong pinag-uusapan ka behind your back. At saka siguro, isa siya dun sa mga tao na ang case ay hindi sa mali yung sinabi niya, kundi na misinterpret yung way na sinabi niya. Di ba? Minsan sinasabi kapag kahit pareho, kunyari dalawa kayong parehong sinabi ninyo, pero ito medyo may tono na hindi maganda. Ibang-iba yung dating, di ba? So baka may ganong factor din. Dahil nga, tisay, malakas ang dating, may personality si Margo. Eh, ito naman, tita, may papakita kasi kaming mga videos sa inyo. You said nga kanina parang, di mo alam bakit lagi siya na-nominate at sana kung ma-save siya this week, ay next week hindi na-nominated. Pero ito, babalikan natin ang mga naging rason ng kanyang mga kasama para i-nominate siya at kung ano yung naramdaman ni Margo din mismo nung siya ay na-nominate muli para sa linggo ito. Panoorin lahat sa TV 737 Rewind. Bigyan ko po ng 2 points si Margo. I feel like wala siyang masyadong genuine opinion about anything. Bibigyan ko po yung 1 point kay Margo. Minsan nawawala na po siya ng focus sa mga tasks namin. 1 point kay Margo. Parang wala ng oras si Charlong sa aming lahat. Napupunta yung mga mata ni Charlong kay Margo. I'm giving 1 point to Margo po. Ang kulit niya po. She constantly tells us about how she doesn't like this, how she doesn't like that. Yung shock factor, kuya, like, nandito ako ulit sa nominations, maging wala, you know, kuya, kasi nag-realize ako dito sa bahay mo. Siyempre, I can't please lahat ng tao dito, diba? All I can do is be true to yung self ko. I've been through the emotions like ilang beses na. And tsaka kuya, alam mo, you can't let it get to you. You can't let it parang araw-araw question yourself, oh, if I did this differently, ganito, ganyan. You have to learn acceptance and to forgive yourself for yung mistakes mo. Tsaka move on and keep strong, happy. Kasi alam mo kuya, dito sa bahay mo, sobrang precious yung moments dito. And gusto ko mag-stay and I think I'm deserving kuya kasi I have a lot more to show dito, kuya, sa bahay mo. Hindi naman basta, like, lagi ako nominated, meaning to say, bad housemate ako, no, kuya. Basta importante, kuya, is I'm not giving up. Siyempre, gusto ko magstay dito sa bahay mo. I'm gonna keep working hard sa tasks nyo. I'm gonna be, same pa rin, kuya. Basta mabait ako sa mga housemates ko, and, ano, helpful ako sa bahay mo. Then, yun ang importante. At least, di ba, I've done my best dito sa bahay mo. Margo is a fighter. Okay, and babalikan natin ang ilan sa mga rason na talagang tumatak
ang isa sa mga reason, kulang ng pagiging genuine daw. At ang isa ding rason, parang medyo mareklamo. Oo. Sa pagkakilala niyo kay Margo, ano masabi niyo dun sa naging reasons na ganun po? Hindi ko kasi pa pwedeng oohan yung sinasabi nilang mareklamo si Margo. Siyempre kapag nakikita niyang hindi siguro tama at saka hindi niya feel, siguro may karapatan naman siyang magsalita na bakit ganito. Kasi kesa tinitiis niya tapos she don't feel like doing it, di ba? Parang mas pangit yung ganon. Tapos sa nakita ko kasing mga naging komento ng mga nag-nominate sa kanya, na sa totoo lang natawa ako, pati ba naman yung love team ng ni yung Chargo na tinatawag eh. Sinabi, hindi na lang nakaka-focus sa kanila si Sherlock because of Margo. Laging they put blame kay Margo. Masyado silang fault finder. Kaya nga talagang lahat ng nag-comment at saka nag-nominate kay Margo, nakita ko parang intimidated sila kay Margo. I don't know why. Sa totoo lang, fault finder sila. I'm very sorry for the word, pero yun ang nakikita ko. Na-intimidate. Pero usually motivation din yan para mag-nominate. Yung parang ang hirap kasi talaga mag-dominate, kailangan maghanap ng rason. Oh, kahit minsan walang rason, minsan mahirap. Imagine pati yung love life na nakakakilig, kinikilig ang madlang. Pati kayo, di ba kinikilig? Ay, pati kayo. Kinikilig ang... Ay, ito na nga kasi yung susunod kong tungo. Kasi nga, di ba, tita, sa pananatili ni Margo sa loob ng bahay ni Kuya, hindi mo may iwasan na may tuksuhan, tapos may isang tao talaga na magiging close na close ka. At eto nga, onliners, si Margo, ang tinutukoy namin ay si Charlone. At meron na silang ano, sabi mo kanina, Chargo, meron din Marlone. Dalawa pala yun, ha? Kaya eto, dito, babalikan natin lahat ng kilig moments na yan dito lang sa PBB 737 Rewind. Inspirasyon. Yes, Kuya. Maganda yan. Maaari ko bang malaman kung sino? Secret, Kuya. Oh! I'm so proud. Oh, wow. Would you be my ball date? Yes, of course. Siyempre, I'll choose you any day. Kasi siyempre, di ba kilala mo si Margo? Sa tingin mo ba, si Margo, may gusto na rin kay Shiloh? Ganun ba si Margo kapag may nagugustuhan? Kasi sinabi mo kayo na kinikilig ka. Kinikilig ako kasi gusto ko rin na kahit paano magkaroon ng Prince Charming. Kasi definitely, people knows na talagang single si Margo. Yes. Diba? Single din naman si Shiloh. Oh, yun. At saka, parang ang bait-bait din ang mukha ni ang bait ang amo ng mukha ni Sherlock. Talagang parang bagay sila. So hindi mo kasi nagkakasal ako. Ano ang question? So sa tingin mo, si Margo may gusto na rin kay Shiloh? May something na. Sa nakita mong videos. Siguro parang, siguro medyo na-de-develop na. Kasi ba't siya tumapag-nags to know? Ay, hindi. Ano po yun eh. Di ba parang consequence sa game? Hindi, siyempre si ano. Sa body language po, sa tingin mo? Siguro konting ano pa si Sherlon kasi medyo merong push mo pa kasi wow! Kasi galing na kay Tita Penny, okay. Push mo pa. Okay. Alam mo, Enchong, ano, Bianca, kasi si Margo, kahit nasabi mo pang hindi siya purong Pilipino, naglaki siya sa London. Ako na nagsasabi sa inyo, daig pa niya ng dalagang Pilipina, napaka-conservative po niyan. Oh. Si Banglasi po, sobra. At kita natin, okay. Yun yung type ni Charlotte. Conservative, dalagang Pilipina. Ang gusto ko naman tanong kay Tita, based on yung mga naging past na
crush or relationship nitong si Margo, pasok ba si Charlon dun sa hulmahan? Siyempre yung past, talagang definitely dapat ng past. Kasi hindi maganda. I don't like. Pero yung tipo, ang tinatang po nanin, yung usually yung tipo ni Margo, pasok po ba si Charlon? Sa whether personally, physical or sa ugali? Yung physical na mukha, okay na. Okay na, okay. Yung ba mga past relationship ni Margo, nakabanks din yung mga lalaki? Ay, hindi. Hindi rin. Si Charlon na nag-iisa. Pero hindi ba siya niyang banks na yan? Ano yun? Aanihin mo yung walang bad, banks, bad naman. Dala tayo sa si Charlon, may banks na mabuti pa. Yes. May yes ni tita. Okay, sana totoo, no? Babasa po tayo ng mga no filter comments mula sa online world tungkol dito kay Margo at kayo po ay sasagot sa kanila. Okay. Unahin natin si @itsbeben11. I want a female housemate to win this season. Si Margo lang ang may big winner aura. Oh, big winner ka agad. Ang dami pa nila. At nakikita niyo yung aura. May aura daw. Ano masasabi niyo po kay Beben? Beben, alam mo, thank you. Salamat. Kasi hindi ka katulad nung iba na talagang hinahanapan ng mali at saka pangit si Margo. Sana lahat ng kasama niya ganyan, katulad sa iyo. Pero di ba, hindi nga natin mapiplease lahat ng tao. Mm-hmm. Totoo yan. Ano nga sabi ni Bebe? The big winner aura daw. Agad-agad, big winner ang sabi niya. Siyempre kaming family ni Margo, gusto namin yon. Mm-hmm. Yung mga sumusuporta kay Margo at naniniwala gusto yon. Pero parang the more na tinitira nila ng ganyan si Margo, inuhusgahan nila, parang mas gusto ko tumagal pa siya. Makita ng tao talaga na totoo yung pinaglalaban namin na nagkamali sila ng pagkakilala kay Margo. Malay niyo yung ibang ayaw kay Margo ngayon. Mm-mm. Pag binigyan pa siya ng pagkakataon to stay sa bahay ni Kuya, they will love Margo pagdating ng panahon. Mm-hmm. Diba? That's nice. Eto pa, sabi naman ni at Chino Reed 09. Mm-hmm. Gusto ko si Margo. Siya lang yung prangka na may sense at klase pa rin. Oh, prangka. Ever since po, prangka talaga tong si Margo. Prangka talaga siya. What you see is what you get kay Margo. Saan po niya nakuha yun? Kay mommy or kay daddy or kay tita? Palagay ko, kay tita. Joke lang. Hindi talagang that's Margo. Kaya nga vibes kami. Kaya I love her. Kasi talagang hindi siya nagpe-pretend. Kasi di ba ang hirap na nagpapanggap ka tapos hindi mo kayang patagalin na gano'n dahil hindi ikaw yun? Yes, it will break at a certain point. Pagating ng panahon, kung ayaw sa'yo ng tao, okay lang. Pero pag ginusto ka ng tao, maglalast kayo forever kahit sinasabi nilang walang forever dahil yun siya. Patanggapin nila. Pero ito, tita, hindi totoong walang forever, basta yun ka. Siyempre, kung meron tayong good tweets, meron din naman tayong bad tweets. Yes, kaya ihanda mong self mo, tita, dito kay Cheeky Girl 7410. Maganda nga si Margo, pangit naman ugali. Sweetheart, parang hindi naman dahil sa mga inaasta mo sa loob. Masyado kang pabida. Pabida. Sa mga nagsasabi po ng ganyan na parang pabida, ano cheeky? Pa masasabi nyo? Cheeky? Yes. Talagang name pa lang, talagang cheeky. You get it. I think she's not pabida, you know? Totoo lang siya eh. Kung being totoo is pabida, I think tama ka. Talagang totoo lang si Margo. Masyadong iba lang yung terminong ginamit mo and she don't deserve it. Ito pa, tita, sabi ni Atsi M. Liu Sebio. Masyadong epal tong si Margo. Pabida, te. Sarap mong sapakin eh. Ah, sapakagad. Sige na. Nga, Camille, punta ka dito. Sapakin mo siya. Grabe kaya naman mo. To si Camille. Okay lang, Camille, kung sasapakin mo si Margo just because of that, I can give you my contact number. I'll see you then. Kalaban din si Dina. Kasi, fighter. Parang pero huwag natin patulan yung mga ganyang bagay. Ayaw din ni Margo yan. Sorry for the word. I'm just joking, no? Mm-mm. Pero yung sinasabi niya, parang it's not nice, no? Sa pagkatao ni Margo, hindi siya dapat patulan. Ignore her. And we don't tolerate violence here. Alright. Ikaw, tita, ano ba yung gusto mo pang sabihin sa lahat ng bashers? Sa lahat ng basher, sana po, katulad nga po ng sinabi ko last week, last Friday, lahat po tayo may karapatan magsalita.
Pero wala po tayong karapatan manghusga sa nakikita po ninyo mga kapulaan na sinasabi nyo about Margo. Siguro po pagbigyan na lang natin kasi para po mapatunayan talaga na it's not true. Bigyan natin siya ng pagkakataon pa na mag-stay. Para yung mga basher din pagdating ng araw, magustuhan at mahalin din si Margo para mapatunayan na nagkamali po kayo. Sana po bigyan niyo pa po ng pagkakataon si Margo. Huwag niyo pong husgahan, please. And tita, sa mga supporters naman? Sa lahat po ng sumusuporta kay Margo, maraming maraming salamat muli sa suporta. Alam ko pong medyo nabubulabog po namin kayo. Ngayon na naman po, humingi po muli kami ng suporta para po masave natin si Margo. Alam ko pong konti lang po at mangilan lang po kami mga kamag-anak dito. Pero hindi po yun dahilan at adlang para masagip po natin si Margo. Sa tulong po ninyo na naniniwala at sumusuporta kay Margo, dagdagan pa po natin ang suporta. Para naman po yung mga basher ni Margo magising na rin po sa katotohanan na sila po'y nagkakamali. Muli po, taus-pusong pasasalamat in behalf of our family. Maraming maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo at boto na alam namin malaking istorbo po sa inyo pero nagbibigay po kayo ng oras para po kay Margo. Vote po tayo kay Margo, please. Bigyan po natin siya ng pagkakataon. Stay pa po siya sa bahay ni Kuya. Huwag niya pa po munang palabasin. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much, Tita Penny. We will see you tomorrow. Titingnan natin, syempre, lahat ng loved ones ng ating mga nominado. Makikita natin bukas. At sabay-sabay natin malalaman kung sino yung lalabas ng bahay ni Kuya. Yes. Thank you very much for being feisty sa pag-share ng iyong mga opinion. Salamat. Thank you. And of course, onliners, bukod sa pinakabagong produkto ni Kuya na extra hot toothpaste, may ganun na si Kuya. Yes, iba na May isa pang ipapabenta si Kuya sa mga leader na sina Krisha at Richard. Kung ano ito, malalaman natin yan dito lang sa First Time sa Online. Base sa naging pitch ninyo, gusto ko bigyan nyo ng sample ang mga housemates kung paano maging kabilang sa inyong kumpanya, sa inyong team, sa pamamagitan ng pagbenta ng isang bagay, isang pagkain. Diba ano to? Buto! Ito, diba perfect match? Yes! Para, ano kaya yung mangyayari sa katawan natin pag kinain natin to? Masarap. Ano pa? Healthy. Magiging masigla. Bahati yung katawan ko po. Kaya kabila, ito yung kabila. Hindi naman yung kuya. So, pag ako ba nagbenta nito, bibili kayo? Yeah. Buto na. Bakit? Makain din ng gani. Bakit? Ayoko siya. Ano nga yung masigla? Lasa. Ano lasa niya? Malansa. Depende sa pagluto. Hindi ko lalansa. Hindi ko lalansa ngayon. Bili ka para malaman. Alam ko paano yung maglalas. Mag-iipo na. It's pig's blood, diba? Yes. No, it's human blood. Ako, ano mas na mo? Ayaw mo din ang puto. Why? Ano like it? Why? That's my choice. My taste buds. Ayaw ko. Babalik ako kukunin ko lahat order nyo. The difference between RJ Corp, Dinuguang, and other competitive brands out there is mas masarap po kasi that organic. Ang sarap! I love it! I mean, here, free taste din pa ko. Sige, free taste tayo lahat. Diba? Ang sarap to, free taste. Ang sarap to! Ang sarap yung puto! Why, mas dinuguan! Ang sarap ng puto! Ayoko na to. Dinuguan mo! Sarap nga rin! Sarap ng dinuguan, promise! That's why, always choose RJ Corp. Because we have the best vinegar. Ang sarap. I love it. Ay, so sino yung hindi kumain ng dinuguan? Si Margo at si Don lang. So, mas gumana ang selling powers ni Richard. So, magkano ang dinuguan at puto? Yun yung
pasyahan kapag masarap yung food, kumuha na ng kanin. Yes, kinailangan na ng kanin. At speaking of pagkain, balita ko naging napakasaya, napakamatagumpay ng naging PB737 Food Fest. Kaya naman, ang mga housemates aligaga sa pag-prepare ng pagkain para sa taong bayan. Sinabi nga, nagka-tension between the two groups. Pero syempre, knowing our housemates sa loob ng bahay, eh hindi din nila pinalampas ang pagkakataon para magsaya at maghanap ng mga ways to have fun kahit merong mga restaurant wars. Panoorin niyo to first time sa online. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'm gonna stack it up and I'm spinning it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Tumor ka din sa loob eh, pero yung mga bagets yung kasama mo, di ba? Pero mas mas komportable sila sobra. Si Don sobrang komportable niya. True. Hindi maide-deny. Sabihin na ako lahat ng girls nakabikini na, tas ay yung Krisha, yung isa na tira. Dapat tinodo na din niya. Sayang naman. All out na lahat eh. Di ba lahat ng girls, si Margo nagbikini, si Miho. Pwede naman yung may cover ng konti. Wow lang masasabi ko. Pero ito nga, kasi naging parte rin ng PBB737 Food Fest. Yung Team Big Four natin. Yes! Si Bailey, Ilona, Jimboy, Franco, bilang mga taga-server ng pagkain. Mm-hmm. Kasali ako dyan, tumulong din ako. Pero hindi pa dyan natapos ang hamon sa kanila sa outside world dahil sasabak na naman sila sa isang concert. Narito ang aming pasili para sa concert na yan, first time sa online. So, little brothers and sister mo sila. Favorite ko sila. Favorite ko talaga. Oo nga eh. Kung lang naampunin mo sila eh. Nakakailang weeks pa lang sila or parang more than, a little more than a month pa lang sila sa outside world. Nakadalawang concert na kagad sila. Agad-agad. Ako 9 years yung inabot eh. Bago ako nagkadalawang concert. Pero solo, nakapangalan naman sa'yo yung concert na yon. Iba naman hirap yun. Hirap din talaga eh. Dapat hirap pala pagpasok ko, nag-PBB na rin talaga ako. Para agad-agad. No? Pero sabi mo nag- surf ka dun sa Food Fest kasama ng ating Teen Big Four. Kumusta yung reception ng mga tao sa kanila, yung kumakain? Number one, nakakatuwa kasi yung pinunta dun ng mga tao besides dun sa food is to really help. Mm-mm. Yung mission nga ni Kuya na makapagbigay ng 3 million yes. ng mga pabahay sa mga kapamilya natin. Pero more than that, yung ano rin eh, yung excitement nila kasi yung servers nila, biruin mo, napapanood lang nila dati yung Big Four, tapos sila yung nagsuserve, tapos the following day, yung mga teen housemates naman na yes. unang umalis sa bahay ni Kuya, yun naman. So, wala ka ng ibang, kumbaga kung may mga restaurant man dito sa gilid ng ABS, patay. Oh. Kasi lahat nandito sa Food Fest. Patay. Kasi iba talaga, may busog ka na, nakatulong ka pa, tapos nakapagpa-picture ka pa dun sa mga, nakamayan mo pa, nahag mo pa, lahat-lahat na. Cute. Busy talaga ang ating Teen Big Four dito sa outside world sa kanilang mga patuloy na task. Pero syempre, patuloy lang ang pagtutok natin sa mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Masasagot ko ba tonight dun yung toss coin na kaganapan? Ay nako, eto ang mga kailangan nyong abangan mamaya pagkatapos ng On the Wings of Love. Ay masaya sa Food Fest for Charity. Pero isang team lang ang magwawagi. Nice kong ipaalam sa inyo kung magkano ang total earnings para sa araw na ito.
At matapos ang pagbo-voluntary exit ni Joe, ayun na, aalis si Joe. Richard, bakit ka tahimik dyan? Oh, feels like I'm losing a friend. Ito lang ba yung huling usap natin, kuya? Bakit mo na itanong? Kasi kaya parang karang nagsilbing tatay ko, kuya. EBB 77! Sila ang mga nominado sa loob ng bahay ni Kuya, si Don. May gusto kasi, Kuya, talagang ginagawa ko lahat para makuha yun. Si Joe. Hindi naman natin malalaman kung kailan tayo makamatay, kaya mag-happy na lang tayo everyday. Si Margo. Dito sa bahay ni Kuya, I can give a lot more. Si Philip. You made me realize but that I just gotta try hard. BB Space, pangalan ng housemate, at isend sa 2366. 50 centavos for ABS-CBN Mobile, Smart, Talk and Text, Sun Cellular, Globe, and TM prepaid subscribers. 1 peso for Globe postpaid subscribers. Only 1 vote per SIM. Ipoto ang housemate na nais mo pang maunawaan sa loob ng Big Brother house. Pinoy Big Brother 737. Team Onliners, super, super duper thank you. At tuloy-tuloy lang ang pagtutok nyo sa amin dito lang sa www.pinoybigbrother.com/livechat. Yes. At napapanood nyo kami ngayon sa Sky Cable Channel 85. At syempre, may replay kami mamaya 12 midnight sa Jeepney TV. Pero yan ay Sky Cable Channel 9. Mm-hmm. Hindi pa nakakapasok sa loob ng bahay, pero gusto mo bang maging housemate? Pwedeng-pwede na po yan, mga kapamilya, dahil ang online bahay ni Kuya ay bukas na. Ang kailangan nyo lang gawin po ay mag-register na sa ating Facebook app. Mm-hmm. Dito sa Facebook app, apps.facebook.com/bahay ni Kuya, at gawin ang mga online tasks ni Big Brother for a chance to win 100,000 pesos! Fuzzy! Okay, bukas malalaman na nga natin kung sino nga ba ang ating latest evictee sa ating eviction night. At ano pa kaya mangyayari? Kunyari, mag-voluntary exit nga si Joe. Ano ba? Tuloy ba ang paglabas ng isa pang housemate? Usually, kapag may nag-voluntary exit, may bagong pa. Ang dami! May nabalitaan ako. Tuloy daw. Tuloy daw. Ibang klase. Ay, nako! Ewan ko na! Ang dami, parang nakikili ko na wala, ang dami na nangyari. Kaya sabay-sabay tayong tumutok, mga kapamilya. At salamat sa pakikitambay na sa amin dito sa inyong interactive nightly habit. Ito ang PB737 Online! Ganun kataas para kita. Online!